What about the story? And this is it. Ay, hindi ko malagyan. Oh, perfect. This is it. Okay. Ayan na po ang prawn cocktail ni Jolina. Mm-hmm. Halika na. Halika na. Dali na natin dito dahil i-enjoyin na natin siya. Titikman na natin siya. Alamin natin kung masarap ba ang ginawa ni Jolina, di ba? Naku, ate, ginawa natin itong dalawa. Oo, pero syempre, ikaw talaga yung gumawa ng parting yun. Ako ay nakahiwa-hiwa. Excited ako. Excited ka talaga? Yes. O yan, pwede mo na ipagyabang yan. Natandaan mo ba kung ano mga ginawa mo? Oo naman. O, eh, para madawa ko yan. Sandalin ang spine. Yun lang ginawa. Tsaka ito, at least healthy. Mm-hmm. Dahil okay. Gusto ni Jolina, healthy siya. At fit ngayon. Sige, tikman na natin. Na, ayan na. Tikman na natin. Mm-hmm. Ay, hindi ako masyado ng avocado, pero sige. Yes! Nara! Perfection! Potential! Pwede na, mag-restaurant. Puro itong ulam. Sarap siya. Ayan, pag-usapan okay. Natin ang... Lunukin ko muna. Restaurant, ikaw ay business-minded din. Opo. Kasi ginawa mo yung Jolina's Fashion Gallery. Yes. And then, nagkaroon pa ng Jolina Doll. In fact, kasama natin ang mga Jolina Doll. Yes. Yan, iba-iba ba siyang ano? Parang yung dalawa dyan, ano yun eh, yung doll na yan, sa bawat isang model, sa bawat isang, kasi ano yan, set-set yan, mm-hmm. Yung unang lumabas, six yun, six na iba-ibang style ng damit, ganun, pati yung doll. Tapos, yung unang nilabas na simple lang, ate. Simple lang, ganyan lang, may stand, may ano. Pero yung pangalawang lumabas, singing. Anim ulit. So, ang pag makikita nyo kung singing, paano pag may isang butas sa may channel, yun yung speaker, at sa may dibdib ay pinipindot, katulad po nito. Ah, singing. Oo nga, no? Perfect. Yes. Ayan, di ba? Oh, question. Since ikaw ang nagsistyle sa sarili mo, syempre, pag gumawa ka ng Jolina Doll, dapat medyo inner likeness. Medyo, yes. Medyo dapat may style siya. So, ikaw din ang de-design ng mga damit, yes. Ng mga style? Yes. Una, yung itsura niya, kinuha talaga sa molde ng mukha ko. Parang pinicture na ko ni Daddy ng lahat ng side ng mukha. Tapos, namin, sinubmit namin dun sa gagawa ng ulo. Tapos, ang taga nito, siguro mga 1 year yung process niya na may dating ng mga ulo ng manika sa bahay para ipatsay, okay na ba yun, yung kulay nun, yung smile, yung makeup, ganun. So, ito na yung pinakamalapit na talagang pumasok. Tapos, sa damit, di may mga swatches kami. Tapos, yung kung ano yung suot ko na meron akong ganun damit, katulad nito, may ganito akong damit talaga eh. Ginawa namin sa napang-doll. Yung may ganito so akong damit dati. Mini clothes. Mini clothes. Tapos yan, meron din akong ganitong damit dati. Tapos ganito ako mag-ayos dati. Oh, I know. Yun. I know, yes. So yan, nung nagkaroon ako ng hair streak, nilagyan din namin tong doll ng hair streak para pareho din. At saka, so, actually, yun. Very good siya eh. Actually, very good yung ginawa mong yan. Mm-hmm. In fact, nagkaroon ako ng ganito, di ba? Binigyan mo ako ng ganyan. Yes. Oo, natuwa nga yung mga anak ko. Sa Jolina doll, bukod dyan, ayan, ang talagang main product sa Jolina's Fashion Gallery. Diyan ka muna, babalikan kita mamaya. Okay. So, ang Jolina's Fashion Gallery, nag-start po yung business ko na yun, ate. Nung mahilig akong gumawa ng accessories talaga para magamit ko sa showbiz and para sa sarili ko. So, dati, pag bibili ako ng accessories, pinagmamasan ko, paano kaya ginagawa to? Hindi man katulad yung raw materials na ginagamit ko noon. Pero, at least malapit man malapit lang. Malapit doon. Mm. Like, di ba merong mga nylon na garterized? Mm. Pero dati, para medyo garterized, ang ginagamit ko, yung sangipin floss. Yun ang ginagamit mo? Yun ang ginagamit ko, para nasa-stretch siya. Ang mahirap lang po sa floss, bumubuka na yung dulo. Oh. Kaya mahirap isuksok yung mga beads. Sa mga beads. So, nung magkaroon ako ng Jolina's Fashion Gallery, nagkaroon ako ng mga contact na nagsusupply sa amin dati ng gawa ng accessories. Tapos pag naging friend na namin sila, nakukwento sa amin sa nabibili mga raw materials, hanggang sa kami na mismo ang gumagawa.